para hacer la máxima propaganda de la vida de la gente. Para lo que hay que hacer, para hacer el medio de la vida, y de que hay un bautizar la también de la vida. A mí te quita el Dios, no me da mi cuenta. Tú me llamas a la cuatro crímenes, no más extraño para ninguno. No te puedo pasar la más que me culies, pero me quito. No, me quito, no te va a llevar a partir de la vida, que me quito más a la vida. No vas a mi pelo a callar, a mi pelo no va a más, a mi pelo no va a más, dile que te va a más, a mi pelo no va a más, no hay un pelo no te va a más, a mi pelo no te va a más, a mi pelo no va a más, a mi pelo no va a más, no, no va a más, opa, ma tu pelo la va a ser, no es mi pelo que vi, tu lo va a niño que vi, ma a mi pelo tu lo va a niño, la madre se manda a cada una cada vez para que se llama que tanto más a mi leca para una a también un principio para preparar el niño para la pisa sabe a un papá si la llama que tiene a molina que a papá mulas de niño truco la es la que la tiene a mí a presencia para el espíritu la espía molina y un matrujo sabe mi cara y es nada si a un buen día y la topa que arriba un agua a que un local o papá y papá la meto nadie, esta mañana también me dijo que no, para mí es igual, niño, la luz que tiene, aquí para la vida, a la que empuja y a que trabaja para que trabaja con niño, para que se le mate más, se prepide el niño, se prepide la vida, se prepide tu cruz, se la vida, se prepide la vida, se prepide tu cuida, a mí me dijo que se prepide la vida, 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 la primera parte de la primera revelación de Dios, la pinta de Juana de ocuparse al templo, hasta que pinta de Ana, a su capital, para que se estén en el lo más mal, no le hace al templo, hasta que tumba a Dios, al final, se ocupa de venir a la mamá, 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 a un templo, hay un curso, a tu alacino, mamá, hasta paso, a un dogma y un curso, y tú sabes. Mira la de Pagarala, a chapter 16, a Pagarito y la Plata, a la mamá, a la pero a de Pagarala, no la, a ser el mamá de la Pipa Liguana, a la mamá, a la Salo, pero la con mi papá Liguana, a ser yo. Pagarlo, mamá, a la llave, a la llave, pagarlo, mamá, a la llave, y con papá, a la burla, a la sabe, papá, a la burla, a la Pano na mga yari na ang kasaysayan when Peter to at Magidawa. Ang ngayon kasi, bago natin talakayin ang Revelation 16, ating pumunang gagamitin ang itong mga chapters sa Biblia, ang Mateo 24, sa pagkakang Mateo 24, tinatawag ko ito ng The Windows of Prophecy. Kung gusto ninyo pa, malaman kung paano mangyayari ang sandalo, makikita natin sa Mateo 24. At kung paano, kung gusto ninyong malaman kailan ibubuhos ng Panginoon ang itong salon, makikita din natin sa Mateo 24. Kailan mangyayari ang great time of trouble at sa Jacob's trouble, yung little time of trouble, maunawaan natin yan kung ating pag-aralan ang Mateo 24. Kaya ngayon ko din, bago natin itatalakay ang Revelation 16, ating pag-aralan ang Mateo 24. No? I-try kong bilisan ito ang aking slides ngayon po. Slides lang ito. Nung nandang mga gabi, umabot ako ng 140 slides. No? Pero natatapos natin na hindi pa ng dalawang oras. Bibilisan natin ito ang ating pag-aralan. No? Hindi ko ba na? Okay. Sa Mateo 24, mayroong tatlong tanong ang mga alagad sa ating Panginoon. Ang nandun sila sa tatlong ng mga ulito, I asked his son upon the Mount Olives. The disciple came unto him privately, saying, ito yung lumapit sila sa Panginoon, sila-sila lang, at magtanong ang mga alagad ng tatlong tanong. Anong tanong ng mga alagad? Ito yung una, tell us when shall this things be? No? Sabihan mo kami kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Ngayon kasi ating pag-aralan ang Magidunwa. At maaaring ito din ang inyong tanong, Brother Joe.
Jesus Christ for glory to the Father. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive me. Ano sabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo na huwag kayong may inigaw? Hindi naman, sapagkat marami ang magsipanito sa ating pangalan, at inigaw ba? Marami. Sa huling bahagi ng kasaysayan, bago darating ang Panginoon, bago mangyayari ang Armageddon, dumating ang disciple ang maraming religion, not the purpose of saving the people, but to destroy and to deceive the people. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayong maliligaw. Sapagkat bago darating, bago matatapos ang ating sanlibutan, ay dumating ang maraming maliligaw. Ano pa siyang paninyo sa ating katahunan ngayon? Mayroon ba mga, anong mga religion na hindi gumamit sa kanyang pangalan? Lahat ng mga religion na nakarehistro sa ating sect, na sa Exchange Commission, lahat gumagamit sa pangalan ng Panginoon to attract the people. Pero sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo, marami ang gagamit sa aking pangalan. So before Jesus will come, distinction will be experienced. Nakapunan, ano pa? Maliban sa religious distinction, maliban sa pagkain ng religion, ano ang magiging karanasan sa huling katanawala dito? And yet shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but that the end is not yet. Now, as I said then, for nations shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences, earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Mapapansin ninyo, dito, maliban sa religious deception na mag-arise sa huling kapanahonan, ito yung magiging karanasan ng ating kapaligiran o sa kalagitnaan natin. Anong magiging karanasan? Makakarinig kayo ng mga digmaan o rumors o what? Ano ang ito ba'y nangyayari sa ating kapanahonan ngayon? Yes. No? Ang Middle East hindi mawawala na marami tayong mga kababayan ay hindi makapatigil sa digmaan sa Middle East, babalik sa Pilipinas. No? Kasi kahit sa anumang lugar, kahit sa Asia, mayroon kang digmaan. Na mapapansin ninyo, hindi lang yan. Ay, sabi niya ito, see that ye be not troubled. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayong magulumihanan o matakot, for all these things must come to pass. Lahat ng mga bagay na ito ay kailangan mangyari. Ang sabi niya dito, but the end is not yet. So kung titignan natin ang ating kapanahunan ngayon, mayroon din tigmaan ang sabi ng Biblia, hindi pa ito ang katapusan. Sa verse 7, sapagkat ang mga bansa, titinding laban sa mga bansa, at kasarihan laban sa kasarihan, at magkakaroon ng pagutom. No? Dahilan sa mga gera na ang dahilan sa mga digmaan ay magkakaroon anong magiging resulta. Magkakaroon na tagutom. At hindi lang ang tagutom ang maranasan ng ating bansa, kundi magkakaroon din ang mga pestilences. No? Hindi lang itong pestilences tumutukoy sa mga sakit, pati ang pakapanan ng ating mga nakikita ng mga katatulang nigiran natin ngayon na ang mga diyo ay napamatay. No? Hindi nila alam paano masolusyonan kung bakit ito nangyayari. Kasi isa sa ano ng Panginoon, mayroong mga pestilences. Ang mga sakit ngayon na lumalabas sa mandato sa buong mundo ay nagugulat ang karamihan bakit ito nangyayari. No? Ang mga bagyo at lindol na parami ng parami taon-taon, no? Hindi masolusyonan. Magkapansin din yun. At maliban sa pestilences, magkakaroon ng mga earthquakes in diverse places. At sa verse 8, anong sabi na sa verse 8? And this shall be, and this are the beginning of sorrow. Magkapansin din yun. Nagtinitin
San Mateo 24, va a tornar esa secuela, esa profecía de Daniel, para esa secuela. Ahora que ya va a calamidad que yo, Daniel, ya está gustado, ya va a estar siendo niño, me pide gran camino. A la calamidad, Daniel, ya está gustado. Ahora, a ponte, se la da, es la mamá pagada, a la mamá calamidad, la da, la da, la da, se la da, 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 ya mama pasir yo apa kalau tidak sakit jangan kami nyari sepatut apa apa dia ya itu it will take us to the dimension of something else sakit sepatut mama ya yang berarti mama kalau tidak apa apa bulu dan sakti putar sila kau gagawan dan solusi para kita dan solusi dan kesedaran pero habang ginagawa nila ang mga solusyon, paano nila solusyonan ang mga kalamidad, maranasan ang mga pestilences, maranasan ang mga gera, hindi nila kaya solusyonan ang mga problema. At alam ninyo ano ang gagawin ng mga pangulo ng ating bansa to solve the problem of our nation. Isa lang ang mapagkatiwalaan nilang lalapitan na makakatulong sa kanila. Pupunta sila sa mga religious leader, magtanong, anong gagawin natin, bakit ito nangyayari sa ating sanlibutan? No? At alam ninyo, ang solusyon ng religious leader, sabi nila, kung gusto ninyo mag-solve ang solusyon ng problema ng sanlibutan, bakit maraming kalamidad, bakit maraming earthquake, bakit maraming takutong, dahil ang sanlibutan hindi sumunod sa batas ng Diyos. Isa lang ang solusyon natin gagawin. Mag-unite ang lahat ng mga tao sa sanlibutan. Gawing isang religion at masurba ang lahat ng solusyon. No? Mapapansin ninyo, mula sa kanil, binabanggit sa verse 8, all of these are the beginning of sorrow. Saan ba mag-umpisa ang katigatian? O saan ba mag-umpisa ang sorrow? Sa 6 to 8 or 9 to 20. At kung titignan ninyo ang Mateo, ano, mula verse 9 hanggang chapter 13 ay ito yung tinatawag na little time of trouble. Bakit sinasabi ko sa inyo na little time of trouble? Kasi pagkatapos na kalamidad, gera, pestilences, ito na ang magiging decision sa buong mundo para masolusyonan ang problema ng ating sanlibutan. At sa pagpansin ninyo, pagkatapos sa maraming problema sa gera, pestilences, then shall be delivered you up to be afflicted and shall kill you. At napapansin ninyo, ang transition period na nagkaroon ng paradigm shift mula verse 8 at saka verse 9. Dati mga gira lang yan, mga pestilences, earthquake, pero bakit sa verse 9 binanggit ng Panginoon na then shall be delivered you up to be afflicted. And shall kill you and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended and betray one another and shall hate one another and many more trumpets shall arise and shall deceive many. And because iniquities shall abound, the love of many shall wax cold, but he that shall endure unto the end. Napapansin ninyo, nagkakaroon ng paradigm shift from verse 8 to verse 9. Bakit? Isa lang ang solusyon ng buong sanlibutan, malunasan ang kahirapan, malunasan ang kalamidad, at lalapit ang mga hari o lalapit ang mga pangulo ng ating bansa sa mga religious leader. At ang religious leader sa sanlibutan, promotor sila sa programa nila na ano, globalization program, yung peace at saka prosperity. Ano yun? Yung peace and prosperity nila kasi ang taniniwala nila magkakaroon ng 1,000 years of peace before Jesus will come. Just like. Pero ito, 1,000 years of peace, hindi ito
chissà, abbiamo parlato in settimana due, io vedo che il tempo, trovo l'idolo, ha detto che insomma, su poca amma, da tanta la taglia, con tanto capito, ma da tanta la taglia nella, adesso almeno di un pente, 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 adesso Pero volante, 20, esto yo me he dado a una grita en
Of troubles past as never was since there was an issue.
Salió ese partido 21 al Chacao. 22 más partido ante el Juan al Chacao. Sabe que el dos has never was since there was an actual event to the same time. And at that time, the people shall be delivered, everyone shall be found written in the book of life. But the cross was a deal of deliverance, resurrection of the dead. I said, Jacob's trial of trouble, deliverance, lay at the end of the night. I think that's a lot. And in a couple of hours, I'm not going to do it. Now, at the end of the day, I'm going to do it. I'm going to do it. Na kailan nagkumpisa ang pagbubuhos sa anim ng sabi. Alam niyo, tinatabi ko yung Mateo 24. Para makikita ninyo ang kasayang hula ng Panginoon. No? Kung kailan nangyayari ang pagbubuhos sa pitong salot. At alam niyo kung kailan yan ibubuhos. Kapag matapos si Jesus Christ sa kanyang gawain doon sa most holy place sa sanctuary. Napapansin niyo yung pinag-aralan natin kagabi. Na nabukas ang templo doon sa langit at nakita ang kaban ng testimony ng Panginoon, nakikita ang Ten Commandments. At mula doon sa templo, lumabas ang pitong anghel. At paglabas sa pitong anghel mula sa templo, binigyan siya na isang buhay na nilalang. Kasi apat yung buhay na nilalang na nakatayo na malapit sa trono ng Panginoon. Malapit at isang katulad ng leon, ang pangalawa katulad ng anak na, ang katulad ng mukha ng tao, at ikatatlo katulad ng mukha ng baka at ang ikaapat ay agilang. Ito'y buhay na nilalang na nasa dalawang siya yung nagbibigay ng lumabas ang pitong anghel mula sa templo ng Panginoon, ibinigay sa kanila ang pitong bangkok na kagalitan ng Panginoon. At alam ninyo kailan yan mangyayari na ibubuhos kung ating napakalalan kanina doon sa great time of trouble na kumpisa sa Mateo 15 hanggang 20. At habang dinideklara na ang dig-dig-dig, lahat na hindi tumatanggap sa batas na din kung papatayin na nila, doon namin yung panahon na tumatakas tayo. Pero sa ikalawang salot, doon na ang pagtakas natin. At unang sabot, alam niyo kung paano natin malalaman na tatakas na tayo kapag makita natin at sa lipusan na nagumusan na sila sa unang sabot. At pag malaman natin, makita natin sa mga balita na mayroon ng mga tao na nagkakaroon ng sabot na ito, that's the very time na aalis na tayo sa city. Magumundok na tayo. Pero kailan yan mangyayari? Kapag matapos na ang gawain ni Jesus Christ, the work of His redemption, no? Yung kanyang gawain sa paghatol at ano sa atin? Yung pagligtas, magiging abogado natin. So, nagbibigay sa kanila ang pitong salot ay umalis na sila. At ano yung ating nababasa kagabi sa Revelation 15? At ang templo ng Panginoon na puno ng puso. At walang sino man nakakapasok sa templo ng Panginoon hanggang may buhos na niya ang pitong salot. No? Walang makakapasok hanggang matapos ang mabuhos ang pitong salot. Ating pag-aaralan, ano ang mga nilalaman at saan nila binubuhos at anong nangyayari sa mga tao na binuhos ng mga anghel ang mga salot. Ating titignan, no? Sa 16, ating pag-aralan ang chapter 16, verse 1 and 2. And I heard a great voice out of the temple. Mayroong tinig. Saan nagagaling yung tinig? Galing sa templo ng Panginoon na umupo. May usok na wala na nababasok doon. Sabi niya dito, saying to the seven angels, go your way and pour out the
los partidos, también en declarar a América, se la denuncia, la salud mental. Ahora, su palabra se ha cambiado, la norma. Papá, la verdad, esto ya fue lanzado, va a quedar en la manera de hacer el dinero que la que gana, y que mare, más tarde de la daya. Pero, para más se la ira de la daya, la vida en la papayita, la familia, se pasó a que, pero si la misma en la decisión, la papá de la papá de la que sea más que la mayo, que la papá de la mayo, a lo más, 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 Lingo sabado. Lingo sabado la mañana. Tayo la mañana sabado, pero al poco salido tayo sabado la mañana. So, dito tayo sa pangalaman. Antes ni kane, just pulled out his bayan na fantasy. And it became as the blood of the dead man, and every living soul died. So saan ibinuhos ang ikalawang mangkok na kagalitan ng Panginoon? Ibinuhos niya doon sa dagat. At ang dagat nagiging dugo. At lahat ng mga buhay na nilalang sa dagat. Napakas. Huh? Dito tayo sa katatlo. Ito yung mangyayin. Dahating ang araw na magugulat at kung sa sigutan na ang karagatan ay nagiging pula. Pero paano ito nangyayari? At magugulat sila, pero tayo na bayan ng Panginoon, alam na natin kung bakit yan nangyayari. At wala na tayo sa kalagitnaan nila, kundi tumatakas na tayo upang mag-preserve ang ating buhay. Pangatlo, at the third angel poured out his fire upon the rivers at the fountain of waters and they became blood. At matindi ang sardot na ito kasi lahat ng bukal ng tubig ay magiging dugo. Magtanong siguro kayo, bakit ganyan ang mga salo? No? Ang talagin niyo kung bakit ganyan ang mga salo sa verse 5, ito yung dahilan bakit ganito ang salo na binibigay ng Panginoon. And I heard the angels of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which art and was and shall be because thou hast judged God. So 66, for they have filled the blood of saints and prophets, and thou hast given their blood to them, for they are worthy. And I heard another out of the altar say, Even so, Lord God Almighty, true and righteous are thy judgment. Kung bakit sila, bakit ginawa ng Panginoon ng mga bukal na katubigan magiging dugo? Dahil throughout the ages from Old Testament until the beginning to the last history ang ano, ang kaaway ng Diyos pumapatay sila ng mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Hindi nila Old Testament pinatay ang kanilang mga propeta. Kaya dumalang ang dugo na ng mga naglilingkod sa Panginoon at kung sila'y nagantihan ang Panginoon, pinamintin sila na dugo. Sabi na ito, narapat lang yan sa kanila. Dahil dumalang ang maraming dugo. Napapansin ba ninyo ang medieval time, ilang milyon ang kanilang napapakitaw? 50 milyon. No? Kaya nga, sa ulit kapanahon na itong kapangyarihan na ito, pinamintin sila na dugo. Ang ikaapat na salot at ititilan. And the fourth angel poured out his vial upon the sun. And power was given unto him to scorch men with fire. So now, and men were scorched with great heat and blasphemed the name of God, which had power over the flames. And they repented not to give him glory. Nakapapansin ninyo, saan ibinuhos ang ikaapat doon naman sa araw. At ang araw, binigyan ang kapangyarihan susunog sa kanila. No? At sa Old Testament, alam niyo kung gaano ka, ano, 7 times ang init ng araw. Para
maka pasunod ang kanyang ihi. Pero sa halip na magsisi, hindi sila nagsisi. At lalo pa nila ang inalipusan o binagastos ang pananda ng Panginoon. Bakit sa araw binugos ang salit ng Panginoon? At alam niyo kung ano kadahilanan dahil ang huling kapangyarihan na ang spiritual Babylon ang dahilan kung bakit sante ang kanilang pinoproclaim na ipasunod sa buong mundo sapagkat ang sante worship ay nag-umpisa sa pagsamba sa araw. At itong araw na sinasamba nila ay sila din ang susunog sa kanila. Now, ipadama ng Panginoon na itong araw na ginawa ninyong Diyos sa alin sa akin, gagawin ko na ito naman ang susunog sa inyo. Kaya nga, ginawa ng Panginoon na pinuhos niya sa araw. Dahil lang kung sila pumatay ng marami, pinainom sila ng Panginoon at tubo. At dahilan sa kanilang pagsamba sa araw na tinuro nila sa maraming reliyon, tinuro nila sa buong mundo, at tinanggap ng maraming reliyon, ito din araw ang susunog sa kanila. Nagay dito tayo sa ikalima, salot. No? At sabi, no, mayroon ka, no? Ang salot ba nito? Ito ba yung kumundo? Ito ba yung universal? O mangyayari lang ito sa in a certain locality? O hindi ito pagkumundo? At alam niyo sa sulat ni Ninja White, sabi ni Ninja White, ang salot na ito, hindi ito pagkumundo. Kasi kung ang salot na ito gagawin ng Diyos na pangbuong mundo, walang matitirang buhay. Ha? Kasi gusto ang salot ito. So, bawat salot mangyayari lang sa isang locality. Pero lahat ng mga tao makakalandas sa maraming mga salot. Ito ang kasunod. Gano'ng katagal ang buong salot? So kung mangyari na mag-isa ay ibubuhos na ang salot ng Panginoon, gaano katagal bago matapos itong mga salot? At ito yung sabi ng Biblia sa Revelation 18 verse 8, no? Therefore shall her plagues come in one day. No? Death and mourning and famine. And she shall be at a neighbor with fire. For strong is the Lord God who judges. Ito gaano katagal? Ang salot na ito, yung itong salot, mangyayari lang ito sa isang araw at ang isang araw sa propesya. No, sa loob lang na isang taon. No, mula na magkakaroon ng big degree, kasi mula sa declaration ng Santilo, tatlong taon na lang mahigit. Mangyayari na ang deliverance sa ayon sa Daniel 12. Na mapapansin ninyo, mahigit na ng tatlong taon pag magdeklara na ang Amerika na sa Dilo. Na kaya nga, pag ano natin, pag magkakaroon na ng sa Dilo, ay bilang na lang ang panahon. Huwag na kayo, ano, magkalikwi-likwi pa sa paglilingkod. Malapit na tayo. Pero lalo na ngayon, na malapit na sa Dilo. And the big region for our Israel side, upon the state of the beast. And his kingdom was full of darkness, and his nose, their fall for faith, and blaspheme the God of heaven because of their pain and their thoughts, and so and repented not of their deeds. Saan binubuhos ang ikaraling na salot? Doon mismo sa trono ng hayop. Saan ba naroon ang trono ng hayop? Doon sa Basilica Room. Doon sa pinakatrono ng hayop ay binubuhos na sa kanya ang salot. Siguro sa mga nanonood natin sa YouTube sa Revelation 17, magkakatay, saan ba doon ang tinutukoy na hayop, yung babae o yung hayop? No, sa pareko lang yan, ang babae, simbolo ng iglesia, ang hayop, bansa. Kasi ang iglesia, mayroon siyang sariling bansa. Pero siya pa rin ang nagbibigta, tinutukoy sa dalawa, hayop at babae, batikat pa rin yan. Na mapapansin ninyo, ito yung, ano, nagbinuhos ito sa trono ng hayop, nagbilim ang kanyang kaharian, at meron pa silang sugat na walang kagalingan, gano'n sila kahirap.
que las ahí en la cara, estamos viendo los miles. Gana la migración, se van a la cantar una chave. Pero a la niña, Vito, está en Calimán, Sado, Vito, la Lama, la Murillo, Bobo, Mundo, y un Murillo, por la Nachoporta, Zapata, se está para persiguió, se van a ganar, Vito, Panela, la Lama, la Distrito, la Sina. Habilidad con un religio de las promotas a pis a prosperity que hay en la fin de persecución de la señora que hicimos otra vez. Va a ser dicto de algún bosque en nuestra trono. Dicto de algún bosque en nuestra trono. Solo la catalona se da en la vida en el patio de un casca. La ayuda de la gente que ya está en la talla. Dicto de la vida en la vejita, la ciudad de la vida en la talla. Na ito pala ang sinusuportahan natin. Ito pala yung sinisig na pakinggan natin sa YouTube. No? Tutukong pala ito na ito pala ang hayop. Kaya nga anong gagawin nila? Magagalit sila sa hayop. I-withdraw nila ang kanilang religious support. At alam niyo kung bakit i-persecute tayo dahil mayroong support sa buong mundo. Mayroong religious support ang pagpasilin. Mayroong support ng seven power kaya nga pinipersecute ang bayan ng Panginoon. Pero na mabuhok na ang salok sa trono ng ayon, doon pa nila nalalaman. At kasunod na salok sa binubos ng Panginoon. At kasunod na salok, ang ika-anin na salok ay binubos niya sa malaking ilog na Euphrates. Doon niya binubos sa Euphrates River. And the water thereof was dried up. The way of the kings of the earth might be prepared. And I saw three unclean spirits like crabs came out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. And the papa said, anong kasunod na asado na nangyayari at ang binuhos doon sa malaking ilog na yung prophet? Nang nabuhos doon sa Euphrates River, anong nangyayari? Nahiga ang Euphrates River at sabi doon sa Biblia, inihanda ito na daanan ng kamatay ng hari sa Silangan. Na mayroong hari sa Silangan na darating. At alamin niyo itong hari na darating mula sa Silangan. Mayroong kinalaman ito paano na paano at kamuriyan ng historikang Babylon. At ganon din, matalo ang spiritual Babylon kapag maliga ang river na Euphrates. Anong sinisimbolo nito ang river na Euphrates? Ito yung religious support sa Babylon. Ay winiwitro na nila ang kanilang religious support. Ayaw na nilang supportahan sapagkat alam na nila na sila pala ay nagkakaya. Pero yung na nalalaman nilang sila ay nagdadayan sa tulip. Realize that we are deceived. No, sa papanila malalaman, sa papanalaman ng mga Protestantismo na sila pala ay hindi sa Diyos. Ano pala? At sinusuportahan nila ay ang halo. Kaya nga, huli na nila nang nalaman na sila ay nadadaya. Anong gagawin nila? Ay, ito na yung masukmani na yung pagtupad na yung sulat ni Amos. Yung Amos 8:6. Anong sulat sa Amos? Behold, the days come, says the Lord. That will send a famine. I will send a famine in the land. Not a famine of bread, nor of thirst for water, but for the hearing the word of the Lord. And he shall water from the sea to sea and from north even to the east, they shall run to and fro to speak the word of the Lord, and shall not find it. Sa panahon na yun, yung mga Protestantismo na nadaya, ay kakawit sila sa karagatan, maghahanap sila ng mga naraw, hakanapin na nila ang mga Adventista na hindi sumunod sa batas sa linggo. No? Pero makikita pa ba nila? Wala na. At yung mga nilalagay natin sa YouTube na blackout na rin yan, wala na silang mapakinggan kahit nagamitin nila ang internet.
facendo un video di persa alzate lo fatemo una pigionate ai pittini da casa dopo che passi video di tutta di la madalama sarà passi da a mandare una gara guardata senza bene pagino da quel padellano da tutto un solo paese che dice che non fa il ruolo che pensa tutti in tutti senza salita una pagina però perché te la capi meno ma te la capi da una gara che si alla mia nana da dai da alla città per una diventa su basilà guardata che se ne sta tanto sta a trovare in Jesus Christ sarà mi gestio sta mosco di blitz no? Na to tak posná. A dito, a dôl, a to by na pane, hindi sa Diyos a tayo. No, pinuhos, na magpo dôl sa iyong kapisrel ben, at alam ninyo ang kasunod sa nangyayari. Lumaba sa bibig ng dragon, sa bibig ng ulam, propeta, ang post-prophet, na, at sa bibig ng hayop, tatlong palapa na yung Trinity ni Satanas, mula sa kanyang Trinity, lumabas ang Espiritu at katulad na palapa. Ang titignan natin, lalo ito yung mga Espiritu ng palapa lumabas sa verse 14. O ulitin natin, saan ba yan natin mababasa, Brother John? Dito sa 13. And I saw three unclean frogs, spirit-like frogs, come out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Espiritu na katulad ng palapa lumalabas sa bibig ng counter-trinity ni Satanas. Now, ito, lumalabas niya, at saan sila pumupunta, pinuntahan nila ang mga hari sa lupa. Kasi bakit nila pinuntahan ang mga hari sa lupa? Kasi nag-withdraw ng spiritual support, sino ngayon ang magpatuloy sa persecution? Kasi hindi pa nila napapatay ang bayan ng Diyos sa panahon na yan. Nang natanggap nila, hinahabol pa lang nila yan tapos nag-withdraw ng support ang religious group. No, paano nila mapapatay ang mga banal? So, itong tatlong palapa na lumabas mula sa dragon, mula sa hayop at sa ulahang propeta ang Amerika, no? Ay anong mangyayari? Saan sila pumupunta? Pumupunta sila sa verse 14, for they are the spirit of demons, working miracles with good to the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. At alam niyo kung ano, bakit ginagather nila ang mga kings at ang lahat na nananahan sa lupa, no? Para makipagdigman sila sa araw ng dakilang Diyos na makapangyarihan sa buhay. Kasi hindi pa nila napapatay ang grupo na kanilang pinipersecute. At mga Protestant nagpapanik na nagtalak na sa buong mundo, naghanap na ng mga narat. No? Tapos hindi pa napapatay ang mga banal. Lumabas itong tatlong palaka. At kanilang naihipon mga hari sa lupa. At ito yung sila yung grupo na makipag-igma sa mga banal ng Diyos. Pero tandaan ninyo, mula sa cross of provision, ano man ang gagawin, pag-iipo nila ng mga hari, hindi nila mapapatay ang mga banal. Sapagkat hindi na paitulutan ng Diyos na mayroon pang buhay na mahuhulo sa kamay ng Panginoon. Iniingatan na tayo at bawat isa hindi na makaranas na kapatayan. Pero sa bayan ng Diyos, natatakot sila. No? At ito yung tinatawag na Jacob's trouble. Kaya nga, trouble, tatlo yan. Little time of trouble, great time of trouble, at great time of trouble, ang nag-persecute at papasya sa ka-religious group, mga Protestant. Pero sa Jacob's trouble, ang nag-persecute ang mga hari sa lupa na iniipon ng tatlo palapa. Nakukuha ninyo mga kapatid, ito yung kaibahan nila. At sa verse 16, how about these three unclean spirits? Ito yung, the three unclean spirits came out of the Trinity until united together to go to the kings of the earth for them to gain political power. After they gain political power,
kawalan at naigal na yun. So, ito na naman ha. At ako, so, tuwan, no? Mayroon bang mababasa na sakto ang kabilang na ito? Diba? Tinatapit natin yung Revelation 17, pinuntol ko hanggang sa saktong hari. Kasi gusto ko yung kapaliwanan. Bukas ating pag-aralan itong Philippines. Saan sila nakagamit? No? Sabi dito, and the ten horns which thou sawest are ten kings, which have received no kingdom as yet, but received power as king 1 hour with the beast. Gano'ng katagal yung ang magigilwa? Ang sampung hari na igagaya ng tatlong palaka, yung katanggap lang sila ng kapagyarihan bilang hari sa loob lang na ilang oras. Isang oras at sangayon sa propesya ay isang oras ay 50 days. 2,000 lang yan. No? Mabay sila na panakit ng kanilang pakipaglaban. At is one mind. No? Isa lang ang kanilang pag-iisip. Ano ang kanilang pag-iisip? To eradicate the seventh day Adventist. No? To eradicate, to kill, and to destroy the people of God. And shall give the power and strength sign to the beast. As the says, for him, this shall make war with the Lamb. Saan sila nakipag-gera? Sa Cordero sila nakipag-gera. Akala nila sa mga banalo, sa mga Adventist. Pero nakipag-gera sila laban sa Cordero. And the Lamb shall overcome them. For he is the Lord of Lords and King of Kings, and they that are with him are called the true king and faithful. Kasi yung kinikira nilang grupo ng 144 bansa. And they are protected by God. They are protected by Jesus. At sabi ni Lizzie White, habang pinaligira nila ang mga banal to destroy, pero sabi niya, habang, at may gusto lang si Jeremiah, kung mabasahin niya yung Jeremiah 30 verse 6, yung Jacob's trouble na pinabanggit ni Lizzie White, mababasa niya sa Jeremiah verse 30. At sabi niyo, nangangatay ang mga bayan ng Panginoon na kumutla. No? Puting-puti ang kanilang mukha nangangatay kasi nakikita nilang pinatigilan na sila sa mga allied forces sa buong mundo. Yung sabi niya, inijuway, kung mamumulak lang ang kanilang mga mata, ay napanigilan sila ng napakaraming mga atin. Bago malusog sila ng kaaway, makipaglaban muna sila sa mga amin na nasa paligid nila. At alam niyo, habang sila nangangatal, nangangalangin, and they are praying for deliverance, kasi ang panalangin nila ay wala silang ibang panalangin patawarin ang kanilang kasalanan sapagkat iniisip nila na yun na yung katapusan para trouble ni Jacob. Kasi nga, tinatawag yun ng Jacob's trouble. No? Kasi ang kanilang trouble ay katulad ni Jacob, na ayaw niyang mamatay na hindi siya tagapin ng Panginoon. Ayaw niyang mamatay na hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan. That's spiritual English. Nang mapapansin niya, yun ang kanyang karanasan. Gusto niya magiging malinis sa harapan ng Panginoon na nangatan sila. Pero ano man ang very moment. At sabi niya, alam niyo kung gaan, paano mangyayari ang deliverance. Mangyayari ang deliverance sa kalagitnaman ng gabi. Papangyarihin ng Panginoon na pagpasikapin niya ang araw sa kalagitnaan ng gabi. At nung napaligiran sila, makikita ng mga nakapaligid sa kanila, yun yung panahon na kumsain sila. At makikita nila ang kaluwan at tingnan ng Panginoon, patakbo sila. At hindi nila alam at nakalimutan nila na mayroon pala sila grupo na gustong patay. At sa gabi na yan, sasabihin ng Panginoon, kailan siya darating at anong araw at anong oras. At ibubuhos ng Panginoon ang ikapitong sabat sapagkat ikaanyang ka lang nasalot ang deliverance. Ibubuhos ng Panginoon ang ikapitong sabat at pagkatapos ng ikapitong sabat, darating na ang Panginoon. Yun ang pangyayari na sa deliverance. Ngayon ating pag-aralan, ano ba itong Armageddon?
chưa biết ăn ba cái thứ quá cái gì mà nó cho nên cái thứ hai là tiền cho ba người đi làm bánh tiền này thì cái đó có sự làm mất rồi nè ăn ba đi rồi đi đi rồi thì tôi đã ăn đó là chỉ cần free làm cái tam hợp của tụng phật sẽ ăn ba cái thứ quá sau đó các bạn nên nhận định là ăn ba cái thứ quá thì ra số số như thế itu yang third world war kalau akan bagi dua orang hati pada ada yang lebih pada lupa menyayangi akan bagi dua orang itu yang saya sampaikan ya hamba ini pun mana padre sila yang pupuk sah sama nakada tapi yang pangina masa verse 15 masa 16-15 behold ada ini yang nak kasi ang porte atras mo na tayo porte ito yung porte no? Por diya, nang lumabas yung kalaka mula sa Trinity ni Satanas, por diya, the spirit of David would be made at many things, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of great day of God Almighty. At itong digmahan na binabanggit dito sa verse 14, ito yung digmahan sa Magidon 1. At alam niyo, at ang allied force, sila yung papatigil sa mga bayan ng Panginoon. Ito yung sakong mga hari, sila yung inipo ng tatlong talaka kung bakpuksain. At anong magsasabi anong dito sa verse 15? No? Behold, ito yung pagbalita ng Panginoon. I come as a thief. Blessed is he that watches and keeps his garment, lest he walk naked and be seen. No, sabi niya, darating ako na katulad ng magdadakaw, no, mapalag siya na nag-iingat ng kanyang damit na hindi marunihan. No, at hindi hubad na makikita ang kanyang kahuluyan. And he gathered them together in the place called the Hebrew at Magidon. Yung tatlong palakas niya yung nag-iipon sa sampung hari at yung sampung hari na mananawagan sa buong mundo to destroy God's people. At anong kasunod? Ginagather sila together in the place in the heavenly time, Armageddon. At ikunawain yung word na Armageddon. No, ano ba ang Armageddon? Ang Armageddon galing yung sa salitang Hebrew. Sa dalawang salitang Hebrew ang pinagalingan nito. It came from the two Hebrew words, Har Megiddo. Ang Har, ang salitang Har, Mount. Ang Megiddo, ang kahulugan sa salitang Megiddo ay congregation. So, ang ibig sabihin ng Armageddon 1 means Mount of Congregation. At alam niyo, totoo ito. Bago mangyayari ang deliverance, dalawang congregation ang naroon. Congregation of Satan, those who are ready to destroy, and congregation of God, and of prayer for deliverance. Now, ito yung mangyayari sa dalawang digmaan. Hindi ito literal one, kundi ito po yung spiritual one. Now, this is Mount of Congregation. In other words, before the final spiritual one, there will be a final gathering time. Bago mangyayari ang Armageddon 1, mangyayari muna ang final gathering. Kaminong congregation, kaminong. Kasi ang mga taong bago magkakaroon ng Armageddon 1, magiging dalawang grupo. Grupo na nakatanggap sa tatak ng Diyos o grupo na nakatanggap sa tatak ng hayop. At wala tayong wala dito neutral ground. Either the two. Na mapapansin niyo si Isaiah at saan at mula ito ano rebellion against God. For now, sa ito yung si Satanas sa 12, pagpapasabi ninyo 12, bakit ka nahulog sa lupa ng sepel? Tala na kumagat. Pero sa 13, ito yung dahilan kung bakit siya nahulog. Ang rebellion kasi, ito ang Armageddon 1. It is a war in rebellion against God. Now, iniipon na nila
Aber Papa Senior, from thou hast said to thy heart, I will ascend unto heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will set also the mount of the congregation. Napapansin ninyo matutamba ang pangarap ni Satanas na siya'y umupo sa bundok ng congregation. Yes, pero yung pinakahuli niya ang pakipagdigman. Sapagkat at pakipagilipunin niya ang kwesta na makipagdigman, pupuksak sa mga banal, that's also the very time that the Lord will deliver His people. No? Sa kalagitnaan gabi, iligtas ng Panginoon ng kanyang bayan sapagkat siya ay makapangyarihan. No? Ano ba na may pangarap ba si Satanas? No? I will sit upon the mouth of the congregation in the side of the Lord. At alam niyo, 11, chapter 11, yung King of the Lord, ito yung pwersa nila. Sapagkat pwersa ng Papa sila na nagdeklara ng sakit. Ito yung mayayari sa Makedonia. No? Kasi ito yung Mount of Congregation. No? At Makedon is the final battle between good and evil. That began from Lucifer High and will climax in this last days. Saan nag-umpisa ang gera ng Armageddon? Nag-umpisa sa puso ni Satanas. At tatapusin niya sa bundok ng Megiddo. Uupo siya sa maraming kapitasyon. To war against the people of God. Nang mapapansin ninyo, ito ay hindi ito literal war. This is referring to spiritual war. Pero ito na yung huling bahagi nilang pakipagdigman sapagkat iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan. This one is the final showdown between Satan's people and God's people. No? This one is not referring to literal one, but spiritual one. No? Napapansin niya, ating titignan ang historical Babylon sa mga kalagayan ito, Israel. Kasi bago bumagsak ang Babylon, magkakaroon ng dry of Euphrates River. Bago pa bumagsak ang Babylon? Babylon is pulling. At anong dahilan kung bakit na pulling ng Babylon? Pinainom niya ng alak ang nananatan sa buong lupa. At alam niyo kung paano bumagsak din ang spiritual Babylon? Si Belshazzar, pinainom niya ang mga alak sa kanyang kamarihan, lahat ng mga tao sa kanyang kamarihan. At ginamit niya ang banal na bagay to propane the holy things. At ganoon din ang mangyayari sa pagpagsak ng Babylon. Kapag gagamitin ng kababahan ay dideklara niya ang santilo, no? Papalitan niya ang banal na bagay ng sabat. Ayan din ang panahon na pagpagsak ng Babylon. Ganoon din mga kapatid, napapansin ninyo ang Euphrates River na sa kanang bahagi. No? At alam niyo sa may mga historian na nagsasabi, kung gusto nila na hindi makalusog ang kaaway, sarahan nila ang Euphrates River at tubig makakaligid sa kanya na sa ano, magiging protection ng mga Babylonian. Pero anong ginawa? Anong ginawa ni Esther? Pinahiga niya ang Euphrates River. At kung mahiga na ang Euphrates River, dadaan ang hari na nagmula sa sila. No? Ganun din kung paano tatalunin ng Diyos ang pag-spiritual Babylon, the same strategy niya na gagamitin ng Diyos. Paano matalo ang pag-spiritual Babylon, ang strategy ng Diyos, paligahin niya at suporta sa religious group. At kung maigana ang suporta sa religious group, malusog niya ang Babylon. Prepare na makadaan ang King of the East. Na mapapansin ninyo yan na magiging kalanasan. Paano ba bumagsak ang kamarihan ng Babylonia? Yung nagsasabi ko na kanina, bumagsak yung nagiging higa ang Euphrates River. Babylon in the book of Revelation is not the literal city, but it refers to spiritual city. Ang Babylonia natin pinag-aaralan ngayon, ito yung literal
na Babylon na bubuksan. Natapos. Kundi ang Babylonia na ating kinabanggit ngayong gabi, walang iba ang spiritual city, ang Vatican of Rome. Ang papacy, the whole system of papacy is the spiritual Babylon. At sa pamamagitan ng doktrina niya, nalasing ang buong mundo. No, lahat ng mga religious group. Babylon is the embodiment of spiritual confusion. Ang Babylonia is the embodiment of spiritual confusion. No? It is, Babylon is, it is a system that Satan uses to spread false doctrine in the world. Walang ibang ginagamit si Satanas na magkalat ng maliktong prenda kung hindi wala siyang ibang ginagamit kung hindi ang Babylon. Catholic system. Ang Protestant system, tumatanggap sa lahat ng ano, ginagawa niya, mga doktrina. At mapapansin niya, at dito na nalasing ang buong mundo, dito bubagsak ang Babylonia. Who are the kings? Who are these kings of the East? No, sino ba itong mga, sino ba itong hari na nagagaling sa sila? Nang pinahiga ang river ng kanal, Euphrates, anong kadalilanan kung ito ay naigat? Para mahanda ang pagdating sa hari na nagmula sa silangan. At itong hari na nagmula sa silangan will deliver the people of God. Now, sino itong hari na nagkagaling sa silangan? Ito, walang iba, sabi sa Mateo 24:27, for us, the lightning cometh out of the east and shineth unto the west. So shall also the coming of the Son of Man be. Ang hari na nagmula sa silangan na pagbigay ng deliverance sa bayan ng Diyos, walang iba ang ating Diyos na darating. Kaya deliverance will happen to the people of God sa ika-aning na salot. Nasa Ezekiel, sa Ezekiel na sulat sa 43:2, and behold, the glory of God of Israel came from the wing of the east, and his voice was like a noise of many waters, and the earth shall with his glory. At alam niya na makita ang liwanag ng Diyos na iligtas niya ang banal na kapatingin ng mga kasundaluhan ng mga allied forces ng isang pupansa. Hindi nila alam kung paano sila makakatakas. Kasi hindi nila kaya titignan ang liwanag ng Diyos. No? At ibubuhos na ng Panginoon ang ikapitong sabat. Ano yung naglalaman? Ano yung nilalaman sa ikapitong sabat? No? Dito pala. And he said unto me, the waters. Di ba? Ang dahilan kung bakit na igat. Sino ba yung nagsimulo sa water? The waters which thou sowest where the world sitting, the people, multitude, nation, and tongue. When Jesus comes, now the people realize that the system that they have been in was wrong all the while. They are going to hit the system of Babylon in the meantime. Kaya yung chapter 17, yung hayop na sinakyan ng babae na gagalit yung hayop, ay itay. Masaposak niya yung babae na gagalit na babae na hayop laban sa babae. Na mapapansin niya yung civil power, mapalikan niya yung babae. Addiction. And the seven angels poured out with violence and to the sun ay binuhos sa hangin. Nang binuhos na sa hangin ang ikapitong salon, and there came a great voice out of the temple of heaven. My voice na naman na nagagaling sa templo ng langit. And the throne saying, it is done. Natapos na. And there were voice and thunder and lightning and there was a great earthquake such as was not since men were upon the earth. A mighty and earthquake and so great. Napakalakas na lindol na hindi pa naranasan sa buong mundo mula ng panahon niya dyan. Hanggang sa kapanahonan na yun. At yung sabi niya, the great city was divided into three parts.
aber nach dem Skandal nach sich selbst, dass Lombardien das bisschen in der Liste fehlt, als Grenz Babylon ging zu dem Kind in der Membran zu befolgen, zu dem Atomier der Cup of the Wine of the firstness of its wrath. And every island fled away, and the mountains were not found, and there fell upon the cliff hill out of heaven every stone about the width of a thousand. You began that about the width of a thousand, about 50 kilos. Now, you yellow that babagsak sa bawatang of 50 kilos ang force niya. Kung ang 50 kilos na gagaling sa patangas, anong mangyayari kung babagsakan ka? No, napaka-bigat. Nagbigat niya about the battalion. And may blaspheme God because of the plagues of the plague. For the plagues thereof was exceeding great. Nang mapapansin niyo, yun ang nangyayari. At pagkatapos sa ikapitong salo, narinig ng mga banal, kung anong araw, anong oras darating ang Panginoon, ang mga banal na naghihintay sa kanila, sa kanya. Yung mga banal na nangingili ng Sabat, yung mga banal na tumutupad ng kautusan, ito yung pinakamaganda na bahagi sa kanilang buhay. Na naranasan pa nila ang tribulation, little time of trouble, great time of trouble, at saka Jacob's trouble. No, this group passed through the tribulation. Nakikita nila at sa description ni E.G. White, no, katulad sa second king, kung paano nagkakaroon lang na nakikita nila ang katulad ng maliit na lapangat na katulad lang ng kamay. Palapit na palapit sa kanilang pinatataluan ang nagiging itong malaking liwana. At nakikitigan nila, nagkikita nila ang mga angoy na palapit ng palapit sa kanilang pinatatayuan. At alam niyo kung ano ang pinakasama-sama ng mga banal na makikita. At sa kalagitnaan ng kulitok ng mga angin, ang ating Panginoong Jesus. Nagdarating na sa salibutan ito upang kukunin na ang mga banal sapagkat tatapusin na niya ang kasaysayan sa kasalanan. Mga kapatid, ang kasalanan, pumasok ito sa ating salibutan, mayroon na itong tanim. At kung paano ang digmaan sa babit na sana sa Magisunwa, dito mangyayari kung paano darating at ating Panginoon. At dito, mga kapatid, nalalaman na ninyo sa buong seminar natin, napapansin ba ninyo, isa lang ang kapangyarihan na tinutukoy sa bawat kapitulo ng Daniel, bawat kapitulo ng Apokalipsis. Walang iba ang spiritual Babylon. Sapagkat ang spiritual Babylon, siya ang huling nagamitin ng kaaway. Paano siya makipagdikman sa Diyos? Paano magagaya niya ang buong sa dibutan na magiging kasapi ng kanilang pakipaglaban? Pero ako ay nagpapasalamat ngayong gabi na proclaim na natin sa puting kahoy ang katotohanan sa buong mundo sapagkat mapapanood sa YouTube ang ating presentasyon ngayon. So, sana magdadala nito ng maraming mga tao sa harapan ng Panginoon na maraming maliligtas sa ating ginagawang gawain sa puting kahoy. Inaasap ko na din ang pagdating ng Panginoon. How about you? Kayo ba ay nagnanayos na matapos na ang ating sanlibutan? Uuwi na tayo sa tahanan ng Panginoon Diyos. Ako'y pagod na rin sa sanlibutan ito. At mayroong mga pagkakataon na minsan gusto kong sumuko sa paglilingkod na disgalit. Pero nang nakikita ko ang katotohanan na ang kasaysayan at kasalanan hindi na ito magtatagal. Magtitigis man tayo sa mahabang panahon, mayroon ito katapusan. Katulad sa larawan ito, sisigaw tayo sa muling panahon. Ito ang ating inihintay. Ito ang ating Diyos. Ililigtas niya tayo at tayo'y magagalak. Ang mga patay sa araw na iyon, pagpapasahin ninyo yung Daniel 2:3, no? Ng mga natutulog sa libingan ay magigising sa araw na iyon. At
Okay? Kaya pagdating tayo ko'y manalangin, mga kapatid, at inaksamasan ko din na tayong lahat masisikap na mula ngayon magiging tapat tayo. Bago ang Amerika magdeklara ng Sunday law, tayo'y mananatiling tapat hanggang siya ay darating. Tapos ko'y manalangin. Aming dapilang Diyos, maraming salamat naman. Nasa gabing itong aming nagpapahayag ang buong katotohanan. Paano ba mangyayari ang persecution sa aming kapanahonan? Paano ba mangyayari na maliligtas kami sa kalagitnaan ng persecution? At nagpapasalamat kami na aming napagkaralan ngayong gabi ang digmaan at magilog. Umaasa kami, Panginoon, sa huling digmaan sa kalagitnaan ng inyong kaaway at sa inyong bayan. Tulungan ninyo ang bawat isa sa nanonood dito ngayon. Tulungan ninyo kami na magtapat. Minsan kami natutukso na kami mamumuhay na kaayon sa sandibutan. Mamumuhay na makikisama sa sandibutan sapagkat ang aming buhay ngayon ay survival. Ngunit sa kagabi nito aming natutunan na ano pa lang paghihirap namin mga karanasan, hindi ito magtatagal. May Diyos na darating at magliligtas sa amin. Tulungan mo na ang bawat isa na ang lahat na darating ito walang mahawali kundi kami lahat maliligtas. Na ang lahat na makapanood sa video o sa through internet sa pamamagitan ng aming pabalita, tulungan din ninyo sila na maligtas. Maraming salamat naman sa pagdinig ninyo sa aming tinangin. Bukas, kung paano ninyo sinabahan ang aming pag-aaral kayo sa nalabing mga gabi, tulungan din ninyo kami na aming maunawaan at makikilala ang galaw ng kaaway, paano ito matatapos at paano ninyo ito gagawin. Salamat naman sa pagdinig ninyo sa aming tinangin. Inaasama-sama namin ang inyong pagdating. Nawa, Panginoon, gagawin mo kami karapatan.